What's up guys? Ako nga po pala si Neil. And magluluto po tayo ngayon ng leche flan. Meron po tayo ingredients para makagawa ng leche flan. Meron po tayo dito egg, sugar, and condensed, evap. At meron pa tayong ito pa pala, vanilla. Meron pa po tayong vanilla dito kasi ilalagay po natin ito dito. And meron po tayong spatula. Spatula po ang tawag dito. Sa mga hindi po nakakaalam. Pero alam kong alam nyo na yan. So meron tayo dito. Ito po, meron po dito tayong measuring cups. And meron po tayo dito ang mixing bowl and mixer ba to? Mixer ba ang tawag dito pa? And meron po tayong wire whisk. At mga llanera. Meron po tayo dito ng llanera. Yeah, that's it. Simulan natin, magluluto na tayo. Una, magluluto po muna tayo ng syrup para lalagay po natin dun sa leche flan. Tara na. At first step, magluluto tayo ng syrup sa llanera. Kaya, lalagyan ko po muna ng asukal. Oh, 1 teaspoon ng asukal. Ilagay na natin. Ayan, ilagay na natin. Tapos, kalat natin. Oh, just kakalat yan. Kakalat yan ng ganyan lang. Ayan. Tapos, buksan na natin ng kalat. Ayan. And po na-caramelize na po natin yung pang-ibabaw ng leche flan. Leche flan. So, ayun guys, yung next na pong gagawin natin ngayon ay ang pinaka-leche flan mixture ng ginagawa po natin. Kaya, arat na! Yung muna ilalagay yung itlog lahat kasi para makita natin yung mga, kung meron bang sirang itlog para malaman natin kung para maayos yung leche flan na niluluto natin. Lipat na po natin siya dito at ang nangyari po dito kinamay ko po kasi siya at mabigat po pala yung kamay ko kaya bawal pala sa akin yung ginagawa ko ganina kaya ayun na lang po yung ginawa namin ayun po yung solution para sa problema ko sa kamay. Next natin gagawin due some technical difficulties hindi po namin na-videohan yung paglagay ng evap milk saka ng condensed milk kaya haluin na po natin siya. Tapos na po natin ito haluin yung mixture at kasala po natin siya. At ang next step po na gagawin, tatry po natin i-scoopin ang mixture at ilagay dito sa llanera ng 1 cup. Tatry po natin.
ating gagawin ay para hindi siya mapasukan ng moist sa loob, tatakpan po natin siya ng oil. Ito po. Pang ganyan po para hindi po siya mapasukan ng moist. At nagpapakulo na din po kami ng water sa steamer. Dan po natin ilalagay ang nalagyan na ng foil na electric plant. Ito po, atin natin yung steamer. Mag-iwit po tayo ng 30 to 40 minutes para maluto po sa loob. A few moments later. Pagkatapos po ng 45 minutes, ito na po ang kanyang kinalabasan. Titikman po natin. Ang sarap!